fucking love Civic Soul. Some people say that you're doing this deliberately. Can we talk about like what you're doing now? I've never and I don't think I will ever be accused of being a liar. Wala pa naman siya napapatunayan kasi hindi na kami friends. For as long as I can remember, and I've been around for a long, long time, there have always been male heartthrobs. Iba-iba nga lang tawag sa kanila. These days, they're called guapolicious. And it's only I who can tell you their secrets. Welcome to the Ricky Law Exclusives. Yun yung hindi mo mababayaran, siguro yun yung resulta na rin nung pinagtrabahuhan mo. It's a matter of who, anong itsura, basta mahulog yung loob ko doon. I wouldn't want to make the physical aspect my priority. It's really more of performance. Kasi number one na gusto ko is malambing talaga. Masarap isipin na hard drop, pero yun lang masakit na aminin na yun na pagkatorpe. Pag ako kasi may gusto akong babae talaga na seryoso ako sa babaeng yun, nililigawan ko pa rin. Mark Heras is so guapolicious that his exes can't seem to forget him. Ano ba talaga ang kamandag ng bad boy of the dance floor? Kung inaakala ninyong madali maging bad boy ng dance floor, think twice. With Mark's killer moves comes a killer schedule. Dito tayo sa kwarto ko, naayos ko yung mga gamit ko kasi madami akong gagawin ngayon. Unahin ko na yung story ko, kaya yun. Guys na tayo ng gamit. Ito lahat ng mga gadaling kong tap kasi actually pag ako nag-show minsan, puro tap lang dahil paprit ng pants. So para isang mabilis lang. Tara, style. Andito na tayo sa GMA para sa aking story ko. Okay, so andito na po tayo ngayon sa Clowns Angeles, Pampanga. At malapit namin mag-start. So mga 30 minutes from now, mamaya mag-rehearse lang muna kami. At mamaya-maya mag-beast na kami. Mamaya at showtime, sana po mag-enjoy kayo. At almost 3 a.m. na po at antok na po kami lahat at pagod. Sana po nag-enjoy kayo sa show and sa ulitin. So, Mark, for the record, nakailang girlfriend ka na? Kasi before, nung sa Starstruck, parang nagsabi pa na 15, yeah, diba? Habi 15 or 16. Nung sa balikan, hindi natin masabi, pero sa ngayon sila eh. Diba? So, ayokong manghimasok ng sarili ko. So, anong status mo yun? Single? Ako? Available? Single and available? Single. Single and available. She will fill your hearts. Ang heartthrob po para sa akin, syempre walang iba, si Mark Heras. With his busy schedule, na-corner pa rin namin si Mark Heras to talk about all the girls he loved before. Pero nabastid ka naman? Yung heartthrob ba naman? Tulad mo, nabastid na? Apo naman. Nino at bakit? High school classmate ko before. So, Mark, for the record, nakailang girlfriend ka na? Kasi before, nung sa Starstruck, parang nagsabi pa na 15 niya. Diba, habi 15 or 16. Kasama na doon yung mga fling lang. Okay. Tell us about these girls. Una-una, siyempre, Jenilyn Mercado. Sobrang sweet na tao. Sobrang malambing. Every time na may monthly or anniversary, ako hindi ako yung masyado mabigay ng regalo eh. May attempt bang magkabaligan kayo ni Jen? Kung sa balikan,
Hindi natin masabi, pero sa ngayon sila eh. Diba? Sila so ayokong manghimasok dun sa relationship nandun ako. Basta ako, I'm happy for Jen. Kasi yun naman gusto ni Jen maging mahal. May pagmamahal ka pa bang nararamdaman para kay Jen? Pagmamahal as a friend. So kumusta naman kayo ni Patrick? Nagkita na ba kayo? Okay naman. Mm-hmm. Nagbatian naman po kami. Sana. Christine Reyes. And siya yung pinaka-childish. Childish. Isip bata. Kaya nung nag-guest kami sa Sis Before, sa debut niya, kung ano daw yung mga gusto namin baguhin kay Christine, sabi namin, ano? Magpaka-mature ka na. Mabait. Lang problema kaya. Si Alpha Medina. Mabait. Mabait din yun. Malamay. Lahat mabait? Oo, basta mabait and sweet yan. Yung pinaka-main factor. Ano pa ba? Si Marian Rivera. Marian, close din sa family ko. Actually, wala naman kami naging problema eh. Nung magkausap or magka-text kami before. Si Pauline Luna. Tin ako si Jabby. Jabby tawag ko. Jabby ba? Naging close kami yun actually nung nagtrabaho kami for Flight 143 sa Hong Kong. Mm-hmm. Kulit yan si Jabs. Ang sarap asa rin. Malambing din. Hindi naman siya mahilig kumain eh. Nicole Anderson. Mabait. Sweet din si Nicole. Then before nung dumadalaw ako sa bahay nila. Risa Sinon. Isa pang childish. Makulit. And makulit, malikot. Si Chris Bernal. Bakit? Wow! Bago yan ah! Baby ah. Dami ano? Si Chris, di ko ba naman siya ganun nakakausap eh. Oo. Ano ba? Mahiyain. Maliit. Jasmine Curdy. Kasama sa listahan, no? Kasama sa listahan si Yas? Kasama siya doon. Kasi Yas, kapatid ko yan eh. Mabait yan si Yas. Talagang minsan lang mahirap kausap. Iintindihin mo lang talaga. Hindi mo na-expect biglang isa siya sa mga taong tumutulong sa'yo. Oy, di okay. Nagtatanggol ka, parang gano'n. Okay. Si Katrina Halili. Sexy yun. Mabait. Moody rin. Atik din sa trabaho yun. Hindi ba tansya kung naging kayo? Siguro masabi ko na lang, kung ito, meron dyan na hindi naman naging kami, pero naging close kami. And parang, alam mo, parang MU or naging close kami. Siguro, yun, magiging seryoso na lang ako. Kasi na yung loli. Second mom ko na yan. At never kaming pinabayaan yan. And makikita mo siya na concern sa'yo. Hindi dahil lagi kang sinasayar mo na yan. Kasi parang sinasayar mo ng kanya para dun sa ikabubuti mo. So, anong status mo yun? Single? Ako? Available? Single and available. Ay, maganda. Pwede kasi ako, pag nagmahal ako, sa kanila lang umiikot yung mundo ko. Yun. Sa kanila? Sa kanila lang umiikot. Sa kanya, sa for kanila. Example, may girlfriend ako ngayon, sa kanya lang umiikot yung buong mundo ko. After Batang PX, who would have known that this boy would replace Mark Heras in the heart of Jenelyn Mercado? I wonder, what's Patrick Garcia really up to? Ang heartthrob para sa akin ay walang iba kundi si Patrick Garcia. He used to be called the Golden Boy of Philippine Cinema after he played the lead role in the 1996 film Batang PX. But the boy wonder grew up and now, Patrick Garcia is considered as one of the most important young actors of his generation. So Patrick, you were successful as a child actor. And you did several remarkable roles, no? Yeah. Naisip mo ba na tatagal ka na ganito sa showbiz? Hindi ko naisip eh. Natuwa nga ako na hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Because back then, hindi ko pa talaga iniisip na kung gaano ako katagal dito. I was just enjoying and, you know, taking it, you know, day per day. So, Patrick, of course, you're one of the male heartthrobs, no? Does everything come easy because you're a heartthrob and you have good looks? What do you mean by easy? Easy para bang to flick of a finger, nandyan yung gusto mo. Especially with girls, no? Ah, no. I'm very picky with girls. And what type of girls do you go for? It doesn't matter really, eh. It doesn't matter who, anong itsura, basta mahulog ang loob ko doon, eh, doon na ako yung lamang. Ganun ba? Ano mga qualities ng girl ang nakaka-attract sa'yo? But, well, of course, first is always the physical appearance, right? Mm-hmm. But of course, it boils down to kung ano man ang nasa loob ng tao, di ba? Pero of course, you'll see, well, para sa akin, mata. Ah, parang ikaw din, di ba? Yung parang matang nangungusap, di ba? Expressive eyes. Yeah. Yun ang gusto ko sa mga. Yeah. Are you aware that people consider you a heartthrob? Heartthrob, yung pag nakita ng mga babae, parang yung dimdim nila, parang dumatagundong, parang gano'n, di ba? I hear that, but I don't take it. Hindi ko iniisip masyado. Parang, you're not vain? Or? I don't have it in my head all the time. Heartthrob ako. How do you feel about girls falling all over you? Well, it's flattering. Mm-hmm. Yeah. But,
Well, I'm a quiet guy. Usually, I'm just in one corner. I'm just quiet. Don't you find it hard to blend into showbiz, where everybody is maingay, maintriga, chismis, diba? Well, you don't really have to try hard to blend in. It just so happens that I'm just quiet. I'm like this. You know, if other people can be accepted for who they are, accept me for who I am. Yeah. I'm just quiet. Eh. Wala namang ginagawa masama pagtingin mo, di ba? Oh, inisip ko, oh, of course, nung lumipat ka dito sa GMA, umingi ang pangalan mo, at na-link ka kay Jeneline Mercado, di ba? Some people are suspicious or questioning your intention for her. You have sincere intentions naman. Well, actually, that's why it took a long time for us to have an interview or to admit it. Yeah. First of all, I didn't want to get in the way of what GMA has planned for her. Mm-hmm. And this relationship isn't for work. Yeah, for private. Yeah, so, and I'm a type of person that's, you know, I just want everything private. I don't, it tends to be parang harder to hide it, you know. Oh, nga, no? What is it about Jeneline that you really like? That you like most? Quite she's nice to me. No? She takes care of me. Yeah, in what way? She's sweet. How did you start courting her? Ligatingin o verbal o flowers, chocolates? Well, we started out as friends first, then went out a few times, then hindi ko alam nang niligaw na pala ako. Ah, ganun? Pero alam niya? Well, I because sometimes you don't really plan your actions. Eh. It just so happens, you know, parang you want to do this for her or that for her. When you know. And napaka-wrong timing naman kung tatapusin ko lahat yun sa pagsisettle down na magkakaroon ng pamilya pa. Are you sure you want to do it? You will have no regrets. Okay, so, you know, then she did it. Minsan iniisip ko na sana mayaman. Patrick Garcia is the perfect example of the saying, still water runs deep. He may not be vocal about his relationship with Jeneline Mercado, but sometimes staying silent says more than words ever could. Because Patrick, si Jeneline is a very controversial young star, no? Madikit lang ka ganito, may mga usapan na may chismes, di ba? Di ka ba sort of nagsisisi in quotation marks na involved ko sa kanya? Now you're being talked about. Well, I never really knew that, I don't know really that much about her past. I mean, her recent past and whatever intrigue she was involved with before. Whatever bad man or good, you know, what matters is now. Yeah, whatever makes her happy. Anong reaction mo, Patrick, sa pag-post ng safe ni Jeneline sa Maxim? Dami mo na binling kopya. Inubos ko nga para wala makabahan. Well, nakalagay na sa wall. Well, when she mentioned that to me and I told her, whatever makes you happy, are you sure you want to do it? You will have no regrets. Okay, so, you know, then she did it. You don't put any restrictions sa career niya, na? All I can do is just guide her, which, what you know, in where, what I think is right, you know. But other than that, I don't think I can, it's not right for me to make pakialam. Yeah, so and whatever the manager or Jamie has planned for her. Yeah, so you're not possessive. Is Jeneline possessive? Not really. May pinagsisilosan ka ba ngayon? Wala. Mark na Marqueras, no? No, not even. Mm-hmm. Reaction mo sa mga sabi-sabi na si Jeneline is a playgirl. Well, as long as she doesn't play me. I've said it before and I'm saying it again. Dennis Trillo's biggest secret is that he knows when to keep quiet. After all, who can resist a dark, quiet type? Then Dennis is more of the actor heartthrob. Actor siya talaga eh. He gets this super nice roles and he portrays them very well. Tapos he sings pa. A hunky heartthrob, a hot model, a budding musician, and an award-winning actor. What else can we ask for? Dennis Trillo may have everything it takes to be called a guapolicious, but he remains as humble and lovable as ever. Dennis, maraming girls ang opens pag sasabing crush kanila. Pag sinasabihan ka ng ganun, paano ko nagre-react? Flattering, tapos overwhelming, kasi
parang hanggang ngayon, hindi pa rin ako nasasanay eh. Na, ganun? Sa mga... Oo, parang laging bago pa rin sa akin. It's parang, hindi ko alam kung may ilang ako kung ano. Pero, hindi ko alam kung nakikita nila. Pero nakakatuwa na ganun yung reaction nila. Pero may times doon na isang miss mo yung girls nag-iaya sa'yo. Yung hindi innocent date na gato. Nag-iaya sa'yo, oh, Dennis, the key or the calling card or whatever. Paano mo paano mo inano yung sitwasyon na yun? Minsan pag nagpakita sila ng konting motibo, depende rin minsan pinagbibigyan. Well, depende rin kasi kung type ko talaga eh. So pero pag hindi naman, well, syempre I make it a point na kakausapin ko siya nang mabuti na hindi siya mababastos. So Dennis, sa isang magazine nag-post kang half naked, di ba? Tagal isang na. Magazine, oh, tagal na. Siguro pinaka extreme na yung ano sa butt exposure. Well, meron ba may ganun ba? Well, originally kasi yung first movie ko, yung Ice Temas, tinanggap namin yon knowing na meron talaga siyang kasama na ganun na sa isang eksena. Yung role, ganun, Pero buti na lang nagkaroon sila ng ruling na kailangan PG-13 lang. So, tinanggal na. So, yun, di ba? Ang dami mga artista ng papasexual sobrang actors, mga actresses. Pero na-maintain mo yung wholesome image, no? Paano mo na-maintain yun? Well, ano, kailangan siguro cautious ka palagi. Careful ka lang sa mga paglabas-labas mo or sa mga... Well, ako kasi hindi rin naman ako pala gimmick or palalabas. Kaya siguro ano, and wala rin ako masyadong bisyo. And tugtog lang. Tsaka ano, kailangan ingatan mo rin talaga dahil ano eh para sa iyo din 'yan eh, 'di ba? Lalo na pag meron ka mga endorsements, so kailangan malinis yung pangalan mo pala. Well, mostly ng mga shows na ginagawa ko pang bata. And ayokong magkaroon ako ng negative effect sa kanila kung hindi ko inalagaan ng maayos yung pangalan ko. Dahil syempre, gusto ko kahit paano maging role model. Dennis, ano yung hinahanap mo sa isang girl? Wala ko, ano lang eh. Simple lang talaga. Low maintenance. Yan, pinaka-importante. Chinita, hindi? Mahilig ako sa mga Asian eh. Asian, so, oriental looking, ano? Tapos flawless, syempre. Dapat. Importante sa akin yung hygiene. Hygiene, ano? Hi, to. Siyempre, di ba? Mas maganda. Siguro ako matangkad. And gusto ko may sense of humor yung... That's important. So among the local female stars naman, sinong type mo comes closest to your ideal girl? Angel siguro. Angel Agustin. Tsaka Christine Hermosa. Si Angel ba niligawan mo during the Mulawin days daw? Ako kasi ano eh, hindi naman talaga ako nanliligaw. Paano ka manligaw? Ligaw tingin? Nangyayari sa akin, nagiging close friends and eventually nade-develop. Para sa akin kasi yun yung best way para makilala mo isang tao and para malaman din niya kung ano yung totoong ikaw. Kasi pag maniligaw ka, parang standard na yun na best foot forward ka palagi. And, well, ako, yung style ko, mas makikilala mo na siya and alam mo yun, hindi kayo nagpa-plastikan, kumbaga, kaibigan-kaibigan. And until ma-develop mo siya and makilala mo siya thoroughly. Tapos, ayun na, tsaka kayo magpupunta dun sa more deeper ano stage ng friendship. Yeah. So what you see is what you get, di ba? When you put up a front, no? So ganda yung ganda. So ngayon single na si Angel, wala ka bang balak na? Pasarin ulit? Ano kasi, balak ba yan? Di ba, medyo komplikado na yung sitwasyon eh. Kasi, wala na. Siya sa isang ano breakup. Tapos, busy pa siya. Eh, ang dami racket nung taong yun eh. Kaya, ayoko makisabay. Hindi ko naman dinedeny yung fact na friends kami and lumalabas kami noon madalas. They seem to have it all. Mahirap habo. Dennis Trillo is the quiet type of guy na kinahuhumalingan ng mga kababaihan. Naging tahimik din ang relasyon nila ng kanyang former girlfriend, ang binibining Pilipinas World 2005 title holder na si Carlene Aguilar. Pero nitong mga nakaraang araw, umingay ang balitang nagdadalan tao daw si Carlene at si Dennis ang tinuturong ama. Yung relationship ba? Friends lang? Friends lang. Matagal na ako. Kasi last kami nagkita, January pa. January? Tapos last ko siya nakausap, mga Feb. Binati ko lang Valentine's Day. Ay, hindi kayo nakikita ni Carlene, nati-chismis kayo. Yun na nga eh, parang napakalit. I-clear nga natin yung buntis daw si Carlene.
Yun na nga. Parang nung una kong narinig yung balita na yun, syempre natawa ako kasi napaka-late. Late na dumating. Ang tagal na namin din nakikita. Tapos, saka nalabas yung ganun. Ano kaya reaction ni Carlin doon sa chismis na yun? Nagtatawa niya lang din yun. Pareho kami. Hypothetical na, Dennis. Ngayon ba handa ka nang maging isang ama? Pula magay sa trabaho? Ako para sa akin, ngayon pa lang ako nagsisimula. Ngayon lang dumadating yung mga magagandang projects and napaka-wrong timing naman kung tatapusin ko lahat yun sa pagsisettle down na magkakaroon ng pamilya. Parang, yun ang pinaka-bad move na pwede kong gawin. And ayoko sayangin yung chance na to dahil konti lang kami and napakaswerte namin na magkaroon na kami, nabigyan kami ng tiwala ng network. So Dennis, you have fame, fortune, you have with your family. What else could you ask for? Ako gusto ko lang ma-maintain kung ano yung meron ako ngayon. And siguro, improve ba? Kung pwede pang i-improve, di ba? Why not? Kasi kailangan lagi tayong, lagi natin ini-improve yung sarili natin. Kailangan lagi natin nire-reinvent. Exactly. Oh, and ako gusto ko lang ma-sustain ko lahat ng mga magagandang nangyayari sa akin ngayon. Kasi ayaw ko lahat mawala ito dahil pinaghirapan ko talaga ito. Dennis, of course, heartthrob ka, di ba? Heartthrob ba? Ano ba yan? How do you live up to that? Kasi ako, di ko naman iniisip yan eh. Ayokong isipin yun masyado kasi pag iniisip mo yan, baka ano eh. Alam mo yun, baka iba na yung maging dating mo, baka maging presko na masyado. So ako, mas pinipili ko mas tahimik lang. Okay. Dennis, good luck. All out of love. All out of love. March 11. March 11 yung launch sa SOP. Pero yung release ng album, it might be earlier, mga March 5 siguro. March 5. Thank you. Thank you. For me, he's an enigma. He talks and acts like a saint. I wonder, nasaan ba talagang kulo niya? Basta ang heartthrob para sa akin, si Ding Dong Dantes. Ding Dong Dantes never thought he'd reach heartthrob status, a title he already achieved even during his TGIS days. Siguro let me put it this way. Bago pa ako mag-artist, mga bata ako. Cute ako nun eh. Matabang-mataba ako. Cute pa naman eh. Okay. Saka magaling masaya, di ba? Ibig sabihin, mga bata, as in stout talaga, chubby. So, maraming nakikitan sa akin. So, madalas kinukurot yung pisngi, mga ganon. That's as far as I can remember. Yung mga ilan naman. Mga older. Dahil bata ako. Pero mga medyo naging teenager ako bago ako maging artista. Wala akong masyadong memory of them liking. Of course, now maintaining heartthrob image mo from TGIS days, no? Yes. Up to now. TGIS was really my biggest break. And kasi pag sila mo heartthrob, mga ganon, nababagay talaga yan sa mga edad na ganon na nag-umpisa ako. Kaya nga medyo nung tumatagal, habang tumatanda rin ako, habang nag-iba yung mga projects ko, kahit pa paano, may natitira pa rin ganong klaseng image sa akin. Kasi even though nagmamature na yung ginagawa ko, I still have this little boy in me. Ding Dong, of course, yung image mo is wholesome, saintly, almost, di ba? Mamalinis yung image, no? May kulo ka ba? Hindi naman ano. Sa loob? Hindi siya kasi sinasadya na maging ganong klaseng image. Kasi siguro that's just what I project. Pero darating din ang time na kailangan mag-iba kahit pa paano ang mga roles na pinipili ko, di ba? So how far would you go? Pa-sexy, di ba? Ang tendency ngayon, medyo nagtatanggal ng shirt. How far would you go as far as physical exposure is concerned? Well, I wouldn't want to make the physical aspect my priority. It's really more of performance. And if the physical aspect will parang just follow later on. Ding Dong, of course, meron kang karil, di ba? Pang ano yan, pang real life, no? Meron ka bang crush sa local showbiz? Gretchen Barreto would definitely be one. Gretchen Barreto? Gusto mo yung mas mature ng konti? Yung mga crush? Yes. Gretchen Barreto? Of course, Dina Bonnevie. Dina Bonnevie, oo. And nagagandahan ako. Tita Sandy Andolong. Sandy. Sa showbiz, palaging kakabit ng pangalan ng isang heartthrob ang ilang mga babae. Kung may mention ako ng names, describe mo briefly to us. Sige. Antoinette Ratos, Tony. Bubbly. Wala bang B na involved sa'yo? Hindi. Anyway, Sina tayo, di ba? Si Darlene Carbonco. Darlene! Oh, yeah. She's definitely a beauty queen. Isa Calzado.
perfect example of the Filipina face. Ayaw mangi, di ba? Julina Magdangal. Mm-hmm. Very true. Okay. Mag-jump na tayo sa Pia. Mm-hmm. Pauline Luna. Niligawan mo nga ba? Hindi. Nagpasaring ka ba? Nagparinig ka ba? Hindi rin. Kasi ako pag meron akong gagawin, sinisigurado kong klaro talaga sa lahat. Oo. Friends kayo? Close kayo? Magkaibigan kami. Flirting biro, hindi. Pero biro, siyempre, birong-biro. Bilang kaibigan, meron. Mm-hmm. Yeah. Kasi si Kareel, you've been together for how long? Two years. Two years? Yes. Anong anniversary niyo? April 3. Oh, malapit na. 2 years ago. Malapit na. May mga wedding plans ba kayo? Wedding plans? Wala. Alam mo, you don't talk about it? Titirigay. Playfully. Sa amin, magugulat ako kasi hindi namin na pag-uusapan. Huh? Oo. Which is good kasi... Still very young, no? Yeah, and aside from that, for me kasi that's a very special ceremony in one's life. Mm-hmm. So, siguro when the right time will come, mas magandang dun pa lang siyang pag-uusapan. Hindi yung... It's just a normal thing that we hear every day. Do you have any dream role? Oo, meron. Mm-hmm. In fact, kapapanood ko lang yung ano, yung The Prestige. Ah, The Prestige. Oh, so, parang gusto ko rin yung role ni DiCaprio sa, sa the Departed. The Departed. Yeah. Oh. Bagay pa siyang action. Bagay siyang action, di ba? You have the body for it, di ba? Gusto ko yun. Mga offbeat roles na talagang unexpected. Mm. Away from work, you are into motocross, di ba? Matagal ka na bang involved dito sa motocross? Matagal na. Hindi naman siyang motocross. Talagang mahilig lang sumakay ng motor. Mm. Mula dati pa. Di ba, it's one of the things that make me peaceful. Mm. Kasi dito concealed ako eh. So, hindi mo nakukita dito dahil nakatakip yung ano natin. Ah, nakagaroon ka. No? Kahit saan ako pumunta, pwede. Yung mga racing, hindi ka naman ano? Wala kang, hindi ka pa nag-participate sa well, racing? Dati, nang medyo, ano, kabataan ko. Bata ka pa naman eh. Bata pa rin ako. Nagkahilig ako sa drag racing noon, sa Opoche. Sa motor naman, pa-practice lang, pero hindi pa officially talaga na sumasali sa karera. It's one of my dreams na makasali sa ganun someday. A lot of male heartthrobs pretend to be good guys. But let me tell you that Marquishello is the real thing. Si Marky kasi, meron siyang charm na kahit na hindi siya ganun kagwapuhan, charming talaga siya. Tapos, tapos pag sumasayaw din siya, magaling din siya sumayaw. So, yun, attractive siya sa mga girls. Marky, during your starstruck days, in one episode, sinabi mo na pagdating sa looks, dehado ka dun sa ibang boys. Tanggap ko na pong ganito ako, yung lamang sila sa itsura, sa, syempre, yung looks nila, na pang starstruck, na nakaka-starstruck talaga parang gano'n. Mm-hmm. Aware ka ba na you're considered as a male heartthrob? Hindi rin po, pero to, na may consider ako na as heartthrob, parang... Ano na rin yan? Parang wow na sa akin po yun. What makes you more confident? Sa looks ba more confident ka na? Mas nakapag-boost sa ano ko po, sa confidence ko. Siyempre yung pinagkakatiwalaan ako sa mga, kumbaga sa mga roles, mga ganon. Importante, di ba? Yung... Sa trabaho po. Itong basketball, matagal mo nang hili ito? 8 na mga 4th year na. 4th year. Ganon. High school. High school. Sino usually makasama mong nagbo-basketball? Ngayon medyo nag-iisa ka, no? Wala pa yung makasama mo, ano? Nung dati pa lang, syempre, yung mga classmates ko sa... Mm-hmm. Nung nag-aaral ko ako. Tapos ngayon, nung sina... Ano, sina Vivo, Jerry, Mark, nag-yaya sila maglaro. In our list of heartthrobs, isa si Marky sa may malinis na imahe, lalo na pagdating sa babae. Mahirap hulaan kung sino ang nasa puso niya. Mention ako lang names, ha? Describe mo sila base sa pagkakilala, mo sa kanila. Una, si Glyza Di Castro. Park friend. Friend. Ako, mga girlfriends na yan, ha? Siyempre. Talaga. Sisimula. Ano? Professional. Yasmin Curdy, na may crush daw sa'yo. Na hindi mo yata pinapansin, ano? Hindi naman. Ganun mo sa akin, Yasmin Curdy. Siguro biro-biro lang yung mga ganyan. Si Yasmin. Hindi, biro-biro. Ano? Ganito po. Ganun lang? Mabait. Si Lovie po. She's very Lovie. Very Lovie-Dovie. Apo, na... Ayan, simple lang naman po si Lovie po.
si LJ Reyes. Ma, cute. Okay. Si Jeneline Mercado. Si Jeneline, ayos. Si Lizzie Texon ng Starstruck 4. Mas bata. Mas bata po siya sa akin. Si Rice and Sino, lumalabas pa ba kayo? Yun pa rin po sa, yun pa rin dati pa. Wow. Naka-forward ka na ba kay Rice and Sino? Parang, kumbaga, pakit lang. Paano i-describe mo sa amin isang babae na hindi ka magdadalawang isip ligawan at ipakilala sa mga magulang mo? Iniisip mo parati yung maganda yung nasa loob, yung mabait. Diba? Kalooban. Swerte na yun. Pero syempre, una talaga, napapansin mo. Kaya mo kinikilala yung tao. Minsan, na-attract ka. Hindi siguro dahil sa maganda siya or ano. Pero meron siyang dating sa'yo. Yung ganun po. Syempre. Totality, ganun. Ganun. Tapos, yun pa rin yung punto ko na, yung punto kong pag dumating. So, pag yung dumating na yun, swerte siguro ako pag, yun na, pag, ayos yung katawan, maganda. Ang kalooban. At mabait. Wala ka bang nakilala ng babae na medyo malapit dun sa description mo? Para sila sa iba eh. May idea na, why, eto na siya, ay, iba yung, wala, pa sa dami iba yung kahawak ng kamay niya, parang. Sa dami na ngayon ay heartthrob ka. Naniwala ka naman, convinced ka ba na heartthrob ka? Siguro sa, ano, sa puso. Mas confident ako sabihin niyo. Sa puso, heartthrob talaga. Gusto ko ako yung predator. Oh, ayaw ko maging prey. Five couples, one dream. Who's got what it takes for happy ever after? Well, find out as Here Comes the Bride marches down the aisle this March only on KTV. Ang halaman napapalago. It's alive! Ang sirang gamit naayos. Ayos! Ganyan rin ang negosyo. Napapalaki. Napapaunlad. All you need is masigasig. Ang business reality show na sasagot sa pangarap mong negosyo upgrade. Ano nga ba meron ang mga guwapo-licious? Well, he should have the it factor, the charm, the certain charisma that most girls drool over and most guys envy. Just like Richard Gutierrez, na talaga namang nililingon hindi lang ng mga kababaihan. At what age did you realize na nililingon ka ng mga babae? Siguro nung high school ako. Simula na akong gumigimik kasama yung mga kaibigan ko kasi pati kami, lumilingon na rin kami sa mga babae. Disadvantage ba ang pagiging heartthrob? Madaling makuha ng girls? Madali ba? Hindi naman. Depende. Depende rin sa tao yan. Kung mapili ka ba o kung hindi, marami dyan. Sayo, no? O kung ano. I can say na it's not easy being an actor. Wow. Wholesome ang image mo ngayon, di ba? Pero do you have plans of taking a step farther, daring, mag-sexy? Katulad sa The Promise, di ba? Siguro nga, yung The Promise na siguro, I consider that na siguro a level higher than what I usually do. The most daring so far? Oo, yun na siguro yung most daring na ginawa ko. I'm open naman to that. Just as long as, you know, depende sa treatment, depende sa script, sa role. Yeah. Kung magandang pelikula naman, kung magandang project, I'm more than willing. Anong pagkakapareho niyo ni Lupin? Siguro yung pagiging easygoing lang sa buhay, yung hindi masyadong seryoso, yung relax lang lagi. Tsaka, ano pa ba? Lupin, syempre. Then, tsaka siguro yung yun nga, kahit may problema dumating sa kanya, parang he always looks at the positive side of it. Ano naman tayo sa mga more interesting subjects, ha? Size. I mean, the shoes. Anong size mo, shoe size? 11 and a half. 11? Haba, no? 11 haba, no? Are you a kiss or hugging, kissing type of person? Physically affectionate? Hug dito, kiss doon, mga ganun? Oo. Oh.
Where do you like to be kissed most of the time? Kahit saan, ano yung kiliti part mo? Dito. Ah, behind the ears. Ayan, yung mga girls, ha? Boxers or briefs? Sleeping wear? Depende, of course, Benz, depende diba? Sa mood ko eh. Depende sa mood. Minsan boxers, minsan briefs. In the nude. Sometimes, no? Pag-vacation ako. Pag-vacation. What can a girl do na sobrang matatouch ka? Ako, personally, niyang... gusto ko yung surprises. Mag-belly dance in front of you, ano na? Pwede rin. Ano yung mga surprises na ano? Element of surprise. Mm-hmm. Gusto ko yung may element of surprise lagi. Mm-hmm. Ay, girl na bang nakapag-spring sa'yo ng surprise na yun? Dami na. Ang dami ng surprises. Marami ng surprises. Okay. Paano ka maligaw? Na yung old-fashioned na traditional. Kasi, according sa mga babae, na bihira na nga nilang makita yun. Naka-experience ka na bang mabusted ng isang babae? Oo naman. Ah, meron din ganun? Oo, I'm just a regular guy. Nung before, nung high school ako, nung hindi pa ako artista, nabusted na rin ako. Pero may mga babae aggressive, di ba? Oh. Paano aggressive, nag-aggressive yung babae? May na-turn down ka na bang babae? Hindi mo minsan maiwasan na may mga babaeng nalapit. Or yun nga, yung mga aggressive na babae. Bigay ng calling card. Minsan, na-discourage ako sa ganun eh. Ayaw mo? Para to-turn off ka? Oo, kasi parang ako yung ano eh. May motivo or something, ano? Gusto ko ako yung predator. Oo, ganun. Ayaw ko maging prey. Parang ganun. Describe a girl na hindi ka magdadalawang isip iharap ni Mama Annabelle. At pag may gusto akong babae or pag may naramdaman ako sa isang babae, pinadala mo? Oo, pinapakilala ko sa'yo. At tinatanggap naman ang parents ko eh. Kung sino yung gusto ko, open naman yung parents ko dun eh. Tinatanggap naman nila. Very lenient naman yung parents ko sa'yo. So, ano mga advice mo dun sa girls na nababaliw sa'yo? Siguro sa mga girls, ano? Yun nga, ayoko yung masyadong aggressive eh. So, dapat kayo yung ano, kayo yung magpapaligo sa mga lalaki. The predator, ano? Sino ba naman ang hindi makakapansin sa mga billboard ni Rafael Rosel na naka-underwear lang? With that hard rock pecs and an abs of steel, samahan mo pa ng kanyang toothpaste endorser smile, Rafael is really worthy to be called Guapolicious. So, Rafael, how does it feel na maraming girls ang tawag sa'yo ay Guapolicious? Guapo and delicious. I'm really flattered talaga. It's a good feeling. It makes my day when I hear it. What about the sexy pictorials? Sexy pictorials? May pictorial ka na, and then you naman, nakita yung butt. Yeah. And it'll be something that I can put up on the wall sa bahay. Pag matanda na ako, pwede ko sabihin sa mga anak ko na this was my body. Once I had that, yeah. What do you consider your sexiest asset? My tongue. Can you do this? Yeah. Wow, really? Have you had any share of this indecent proposals? Actually, all from these... matrons muna, from matrons. Yeah, I went to a show sa Japan that day. And there was some indecent proposals there. But I made it clear to them naman na I was there for work. And what about girls na maybe your age? Yung mga girls my age? Indecent proposals? Yeah, there has been indecent proposal. Then hindi mo naman talaga maiiwasan yun. But well, I just don't accept it. Have you given in to any of this? No, proposals? I don't give in to any of that. I try to stay as clean and on business. Your shoe size. What's the size of your shoes? 10. 10. And a half. Flat. Your briefs. Briefs? Medium or small or large? Varies between medium and large. Medium and large? Depends size if I worked out my legs. Large na. Your waistline? Waistline, 32 now. On night stand? You grow up in Norway. Yeah, kasi lang my conscience won't allow me to do that. Dahil when you do something like that, for the love of God, you do it for love. You don't just go give yourself to anybody. So you're still a Filipino at heart? Yeah, Filipino at heart. Because I was raised by Filipino parents. Are you a good kisser? That I've heard. Of come, huh? But I can't judge myself. Who should we ask? I don't know. You could ask my dog. I kiss my dog. Part of your body that yung girls gustong hinahalikan palagi. I don't know, my neck. The neck? Yeah. Part of your body na sensitive. Yung kung saan ako nakikinit, dito talaga. Last year. Ano ka ba in love? Todo-todo ba?
So, totoo talaga. Mm-hmm. I give in so... Hindi naman easily, pero when I give it all talaga. It's, I never hold back. You say that the Guapolicious are so lucky and they don't really deserve the love that you're giving them. They say that they, the Guapolicious, are just ordinary guys put in extraordinary positions. I say that Guapolicious doesn't really last. We love them today, but if they don't have talent, who will love them tomorrow? Guapolicious about good looks, while Delicious about talent. I'm Ricky Lo. I may not be Guapolicious, but I assure you, I'm deliciously explosive. The Ricky Lo Exclusives would like to thank the following. Guess Jeans, Cheesecake Etc., Tomas Morato, Hi Magazine, Yes Magazine, People's Journal, Novecento, Bench, Vivian Sarabia, World of Optics, Watch Seasider, AquaBest.